Samantala, naantala ng isang oras ang pagsisimula ng operasyon ng LRT Line 1 dahil sa pagliyab at pag-usok ng mga kable ng kuryente nito malapit sa UN Avenue Station nito kaninang madaling araw po yan, mga kapuso. May news to go, si Von Aquino. Pasado alas 12 ng hating gabi nang umusok at magliyab ang mga kable ng kuryente ng LRT Line 1 malapit sa UN Avenue Station. Kaagad namang nakarating sa lugar ang mga bumbero at mabilis ding naapulang apoy sa kable. Nang matiyak na wala ng apoy, inspeksyon ng mga taga Bureau of Fire Protection at maintenance personnel ng LRTA ang mga kable sa istasyon. Matapos ang halos isang oras na inspeksyon, napagalamang short circuit ang sanhi ng pagliyab ng mga kable. Electrical ang cause pero yung factor na nagko-contribute ay inimbestigahan pa rin natin. Sigurado ako na mayroon na rin siyang bakbak sa wire na maaaring nag-short o kaya siya nagkaroon ng, siyempre, kaya siya nag-apoy. Nakatago sa ilalim ng mga bato sa gilid ng hilas ng tren ang mga kable ng kuryente yung nagliyab. Mahalaga raw ang mga ito para makabiyahe ang mga tren ng LRT kaya kailangan ayusin agad. Yung sinasabi nilang wire ng 321 na gantry, ano yun eh, gantry station. Pagkakasabi nila, doon lang sa wire din yun na nakaka-apekto ron sa ilaw at saka sa daloy pa rin ng tren. Alas 5 na umaga nang matapos ng repair sa mga nasirang kable ng kuryente at alas 6 umaga sinimula ng operasyon ng LRT. Laking pasalamat naman ang mga pasahero sa pagkakumpuni sa LRT. Hindi naman ako masyadong na-trap nung pagsakay ko sa Buendia. Sandali lang naman. Okay naman yung biyahe yun. So, hindi naman tayo naantala masyado. Okay naman po. Von Aquino, GMA News.